Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. And today, we are celebrating yung first month of life ng aming baby Ivan Diego. Ayan, yan po siya, tulog na tulog. Ayan, so, alam niyo mga ka-faith, napakaganda ng itong milestone ng aking baby boy dahil ang dami ko pa rin mga learnings and mga nuggets of wisdom na natututunan every single day. Alam niyo yun na if you don't know my background, I know some of you or many of you na alam na naging single dad po ako last 13 years ago. So, meron na akong 13 years old na daughter. And alam niyo yung experience ko sa pagpapalaki kay Rian is very unique because being a single dad, being a single dad ngayon dito sa aking baby Ivan Diego, yun nga, we just got married ng aking wife na si Jessie last year. So ginagawa ko naman to as a couple, kaming dalawa. Actually, di lang nga kaming dalawa, pati yung anak ko ay na si Rian ay kasama sa pag-aalaga dito sa aming baby. And alam nyo, ang pagiging isang tatay ay may tatlong role yan eh. Protector, provider, and being a disciplinarian. Ayan. So, syempre, tayong mga lalaki, di ba? We should first protect our family from any kind of threat, kind of danger, na kung may nape-perceive kang ikapapahamak ng pamilya mo, di ba? Nandiyan tayo to stand na manindigan to our family. Okay? So, being a protector, hindi naman yung parang sobrang parang magdadahok ka or magwawala ka, mananakit ka, mga ganyan ba? O mag-curse ka, mga something, mga ganun bagay. Pero hindi. I mean, you are fighting for what is right by doing good. Diba? Yung maninindigan ka sa tama but in a gentle way, maninindigan ka sa tama na hindi mo kailangang manakit. Diba? Yung ganun. I mean, there are times that sometimes being a father ay napakahirap talaga. Talagang kailangan mong, di ba, yung other side mo na ipaglaban ang mabuti. Okay, katulad ni St. Joseph. And we know that St. Joseph is siyan sa example ng pagiging gentle. Tahimik lang, meek and humble, pero pagdating na kailangan niyang i-protekta ng kanyang pamilya, like, di ba, nung panahon nun, nung kakapanganak lang si Jesus, na pinapapatay ni Herod si mga first, mga newborn baby, di ba? Mga bata nun. So, ang ginawa ni Joseph, dahil may threat sa kanyang family, ay talagang pinotek niya ang kanyang family. Di ba? Pumunta sila ng Egypt. Until bumalik lang sila nung namatay na si Herod. So, yun. Isa yun sa kunin natin example bilang isang tatay. Next is yung pagiging provider. Alam nyo mga ka-faith, lahat tayo ay may kanya-kanyang bokasyon. Okay? At kung ang napili mong bokasyon is to enter the marriage life, the married life, isa sa bokasyon mo, syempre, una yung pamilya mo. And if you are actively serving in the church, lagi po natin tatandaan, okay? Kasi pag mga religious people, may wrong mindset tayo about money. Alam mo yun na, pag, di ba, na minsan inisip natin na, ay, masama kumita ng pera, masama ang pera, hindi mabuting pera, may ganung wrong theology about money. Pero lagi niyong tatanda mga ka-faith,
kung ikaw ay isang tatay at pinili mo magkaroon ng pamilya at meron kang anak na padededehin at palalakihin at pag-aaralin pag lumaki na yan, syempre, you need to provide for your family. You need to earn. You need to work. Diba? So, yun. Eh, diba? So, right now, if you're single at kung meron kang wrong perception, belief about money, ngayon pa lang, medyo baguhin mo na yan, kapatid. Okay? Ikaw ay hindi magpapare, hindi ka na mapapasok sa religious vocation kung ikaw ay papasok sa married life, sa pamilya, ay kailangan mo mag-provide sa iyong family. Yes? Di ba? Being a provider. Like si St. Joseph, di ba? Kaya nga siya carpenter. Di ba? Kailangan niyang kumita para sa kanyang pamilya. Biruin mo, ha? Yung anak niya doon, si Jesus, the Son of God. Pero, yung ginagawa niya pa rin yung part niya na gumawa ng mga furniture, gumawa ng mga upuan, mga pinto, carpenter nga eh, di ba? Para ibenta niya yon. Isa siyang merchant. Nagbi-business siya hanggang ng mga, ayan, mga ginagawa niya. Mga carpentry, yan. So, bakit niya kailangan gawin yun? Siyempre, kailangan niya maging provider sa kanyang pamilya. Hindi pwedeng puro dasal lang. Kasi minsan inisip natin, marami ha, excuse me lang ha, sa medyo matatamaan dito, hindi naman po lahat nakukuha sa dasal. Diba? Yes, God will provide. I truly, truly believe that. Pero hindi naman mahulog ang mangga na nakaupo ka lang. Ayaw po tayo ng Diyos na lumaking tamad at walang ginagawa sa buhay. God gave you that gifts, talent, and give you the phenomenal brain para gamitin mo yan to earn. Diba? So, yun. And next is being a disciplinarian. And yun, bilang isang strong person in the family, kasi nga ikaw yung lalaki, yan yung medyo challenging, yung pagiging disciplinarian. Diba? Yung gagamit ka ng tough love. Minsan, kailangan mo yan, yung tough love. Diba parang tayo, minsan, when we experience struggles, experience pain, sometimes God will allow us to go through the tough times of our life para mag-grow tayo. Diba? So, ganun din, tayo bilang isang tatay, na kung ano yung nakikita natin makakabuti sa ating anak, na kailangan nilang daanan at pagdaanan. Yes, minsan parang may kurot yun, ayaw mong mahirapan, ayaw mong medyo disiplinahin yung anak mo kasi mahal na mahal mo yan. Pero kailangan, minsan kailangan nilang pagdaanan yun. Minsan kailangan nilang dumaan sa ganung process ng kanilang buhay na maka-experience sila ng tough love sa'yo. Diba? Kasi bakit? Mahal mo yung anak mo eh. Gusto mo yung makakabuti sa kanya. Biruin mo, kung nakikita mo may ginagawang mali yung anak mo, kakayaan mo lang ba yun? Siyempre hindi. You need to discipline them. Okay, iba yung discipline sa abuse, ha? Kasi minsan, di ba, pag mamamalo, talagang mumurahin, or ganun, sobra naman talaga. Di ba yung cursing, saying bad words sa mga anak mo, ay iba yun. Ha? Iba yun. So, we will discipline our son, our daughter in a gentle and a manner way, in a Christian way, in a Catholic way, na ipapaintindi natin sa kanila yung maling ginawa nila. Diba, may consequence yun na ginawa nila. Merong pwede kang tanggalin na ginagawa nila palagi. Yung no laptop, no cellphone, no movies, yung mga ganun ba. So, yun, yung tough love or kung ano mang gusto mong maging punishment na hindi naman makasakit or magkakos ng trauma sa mga anak mo. So, yun. So, wala lang. Na-share ko lang itong pagiging role ng isang tatay at sobrang isa to sa privilege and a blessing sa ating mga lalaki, especially if you are planning to have a family, yung magkaroon ng anak, to build a family, and
I'm asking all of you na patuloy niyo po ako ipagdasal, that God will continue to guide me to be a good father, to be a good husband, and to be a good person. Okay? And thank you so much for all your prayers, mga ka-faith. And mga ka-faith, by the way, speaking of being a provider, okay? So, meron akong gustong i-share sa inyo na free videos na I'm sure makakatulong, especially sa ating mga tatay dyan. So, how can you grow your finances or about financial literacy tong mga videos na to? Sobrang makakatulong sa inyo to handle your finances or kung merong kang struggle ngayon sa pag-handle ng pera mo or you want to invest your money para mag-grow yan, meron akong ginawang free videos na sobrang makakatulong sa iyo. Okay, para ma-access mo yung videos na yan, yung free videos na yan, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless.